Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, June 11, Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Ang Ebanghelyo natin ay John 19:31-37. Ako po si Father Luciano Filoni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ng Ebanghelyo, the soldiers came and broke the legs of the first man and of the other man who had been crucified with Jesus. When they came to Jesus, they saw he was already dead, so they did not break his legs. One of the soldiers, however, pierced his side with a lance, and immediately there came out blood and water. Yung puso ni Jesus sugatan ay naging bukal ng pinakadebes sa simbahan, naging bukal ng awa, naging bukal ng pagmamahal, naging bukal ng mga sakramento ng buhay ng simbahan. Blood and water, simbolo ng binyag, simbolo ng banal na Eukaristiya. Broken heart is bukal. At ito po'y kay Jesus, at ito din ay nangyari sa iyo at sa akin. Kapag tayo ay nasa sitwasyon na broken hearted, na matinding kalungkutan, matinding pagsubok, dumadaan sa krisis, dumadaan sa mabibigat na problema, in these moments na tayo ay broken hearted, yung puso na yan hindi naging walang silbi. Ang puso na yan ay naging bukal ng grasya at biyaya. Tandaan mo yan, anytime that you feel na broken hearted, na iwan, nasaktan, nasugatan, trinaydor, may namatayan sa pamilya, may dumaan sa matinding pagsubok o krisis, tandaan mo yan, hindi dinudurog ang puso mo, kundi ginagawang bukal. Ginagawang bukal dahil under pressure, the best come out of us. Tulad ni Jesus, ganun din po tayo. Naway magdasal po tayo sa mahal na puso ni Jesus ngayon, na ang puso nating sugatan ay magiging din bukal ng awa, bukal ng biyaya, bukal ng pagmamahal tulad ng puso niya. Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.